Magandang umaga po o magandang gabi po sa kung sino man po ang makapanood ng video na po ito. Sana po ipag-share nyo po sa mga kaibigan nyo, sa pamilya po, para po matulungan nyo po kami. Kami po yung Siam na OFW na nandito po sa accommodation. Hindi po namin alam kung accommodation ba ito o kulungan po. Kasi po nakapadlock, dalawang pintuan, wala po kaming cellphone. Kinukuha po nila. Paano po kami makakontak sa pamilya namin? May mga kanya-kanya po kaming pamilya, may mga anak po kami na dapat po alam nila kung anong kalagayan namin dito. Hindi po namin alam kung mabubuhay pa po ba kami dito. Nawawala na po kami ng pag-asa. Ang sa amin lang po, makauwi po kami ngayong darating na Pasko. Yun lang po sana mahiling namin. May Pinay po dito, staff ng agency na sana po siya yung tumutulong sa amin. Pero po, hindi po niya kami tinutulungan. Dinidiin niya po kami sa mga kasalanan niyang nagawa. Pinapagawa niya po kami ng salasay na yung reklamo po namin sa Polo, yun po, yung totoong reklamo po namin. Tinatakot niyo po kami. Tinatakot niyo pa kami na sa kung magre-reklamo kami sa embassy, hindi po kami makaka-uwi sa pamilya namin. Kaya po, nakagawa po kami ng kasalanan, nakapirma po doon sa salaysay na ginawa namin. Pinitsura niya po. Na hindi po yun totoo. Maawa po kayo sa amin. Ang sa amin lang po, makauwi kami. Sana po lahat kami makauwi na dahil may kanya-kanya rin naman po kaming dahilan kung bakit po kami naandito ngayon. Siguro man po, yung iba po sa amin nag-refuse to work at mababait man po ang mga amo. Pero yung iba po, talagang sadyang minalas sa mga amo. Katulad na lang po ng sa akin, na ginawa po nila akong negosyo. Nagsumbong po ako sa agency, pero wala po silang nagawa. Talagang naging pabaya po ang agency namin dahil sa akin pa lang po makikita na po ang pagpapabaya. Two weeks pa lang po ako dito, nagreklamo na ako sa kanila. Dahil DH po ang pinasukan ko, ginawa po nila akong negosyo. Naniningil po ang amo ko ng 30 real per hour. 11 hours po ako nagtatrabaho sa labas, hindi po ako libre ng pagkain. Nilalak po ng amo ko ang kusina tuwing aalis sila. Galing ako sa trabaho, ano po ang kakainin ko kung ganun po na nakalak po ang kusina. Tapos ito na po, mga 2 months po nagreklamo po ako ulit. Kasi muntikan po ako ma-rape. Inilak po ako ng customer namin sa labas. Ang customer po na naging amo ko, nilak po niya ako sa kusina. Hinawakan niya po ako sa masiselang pahagi ng katawan ko. Nagreklamo po ako ulit sa agency pero wala po silang ginawang action. Tapos ito na naman po, nagkasakit po ako. Siguro mga 8 months na po ako. Nagreklamo po ako ulit. Nagkasakit ako, nag-collapse ako sa ibang bahay. Ang sabi ko po, nagreklamo po ako ulit sa kanila pero wala pa rin po. Hindi po nila ako kinuha. Kaya po nitong 9 months, almost 9 months na po, hindi na po talaga ako nagtrabaho. Pinilit ko na po na makapunta dito. Pero ang sabi po sa akin ni Annalyn, hindi ko daw po kayang patunayan yung reklamo ko dahil puro salita lang po. Pero ang totoo po nun, meron po ako ebidensya na nagtatrabaho po talaga ako sa labas at may mga contacts po ako ng mga amo ko na nagpapatunay na ako po ay nagtatrabaho sa kanila bilang isang cleaner, hindi po bilang isang kadama, kundi ako po ay isang syagala. Yun po ang matatawag dito. Ang pinagkaiba po kasi ng kadama ay sa loob lamang po ng bahay. Hindi po ba? At ang syagala po ay siya po ang cleaner or worker na tinatawag. Kaya po, yun po ang aking reklamo. Ang iba naman po ay gusto na pong umuwi, pero hindi po sila makauwi dahil hindi po inaayos ng agency ang papel nila. Kung inaayos man po, siguro ay sadyang napakabagal. At ang sinasabi nga po ni Annalyn madalas po niya sinasabi, kung gusto naming umuwi, kami ang mag-produce ng ticket namin. Mahal daw po ang ticket. Sa amin po daw yung pamasahe. Yung sahod ko po, kinuha isang buwan, kinuha ng amo ni Annalyn, ng staff po sa agency. Sana po matulungan niyo po kami kasi gusto na namin umuwi. Gusto namin yung mga pamilya namin. Sinabi na po, sir, umuwi. Mawa na kayo po, sir. Pati ang aming cellphone, kinuha niya. Hindi kami makakontak sa kami. Nawawalan na po kami ng pag-asa. Isa po dito sa amin, nagkakasakit na. Sir, ma. Sana po matulungan niyo kami na makauwi na ngayong Pasko.
Ako po, magto-2 months na po ako dito pero hindi ko rin po nakausap yung pamilya ko kasi kinuha nila yung cellphone ko. Tapos, 2 araw lang po ako nagtrabaho kasi po, binalik po ako ng employer ko kasi po, meron po akong extra finger po. Basta ang sa akin lang naman po, sana kaya ko naman po maghintay. Sana lang man, makunta ko yung pamilya ko pero hindi po, wala po. Kinuha nila yung cellphone namin kasi nga, hindi namin alam. Tapos wala po matinong pagkain dito. Hindi, nawawala na po kami ng pag-asa. Di na po namin alam yung gagawin. Ako po, magtutumans na ako. Pero ni isang beses, di ko pa po nakausap yung pamilya ko. Sana po matulungan nyo kami. Makauwi kami ngayong Pasko. Yun lang po yung hiling namin. Yung iba po sa amin, nawawala na po talaga ng pag-asa. Meron na nga rin po sumusubok na magpakamatay sa sobrang stress po dito. Sa gutom, naghahalo-halo na po yung isip namin. Hindi na po namin alam kung ano yung gagawin namin. Minsan nawawala na po kami sa mga sarili namin dahil sa gutom, stress, nagsasabay-sabay na po. Hindi pa kami masyadong inaasikaso, hindi pa kami ini-entertain ng maayos, sinisigawan kami palagi kami pinapagalitan, wala naman po kami ginagawa. Hindi nga kami makakalabas, minsan na kami pinapatawag. Katulad kanina, gusto kong bumaba para kausapin si Annalyn. Nagpumilit ako, tinulak ako ng staff nung pagbaba ko. Tapos pagdating ko dun sa office, anong sabi ni Annalyn dahil ni loudspeaker nila yung cellphone, nakausap nila si Annalyn. Pero hindi niya alam na naka-loudspeaker yon. Ang sinabi niya ay, dapat alam niyo na kung anong gagawin sa mga nagpupumilit bumaba. Tama po ba yon? So ibig sabihin, meron na siyang command. Nasasaktan kami kung sakasakali man pumilit kami bumaba. At ang sagot ng Arabo ay hindi kami pwedeng saktan dahil nga baka magreklamo kami sa pulis at napakatapang ko daw po masyado kung sasaktan ako at baka daw po ay magreklamo ako. Lahat po ng cellphone namin ay kinuha po nila. Itong cellphone... Makausap ang mga pamilya po namin. Tinakot pa kaming babasagin sa mukha namin yung cellphone. Ito pong cellphone na to ay nung dumating ako, tinago ko po ang cellphone na ito kasi 2 po ang cellphone ko. Alam ko na po kasi ang patakaran nila dito na kinukuha po ang cellphone. Kaya ipinalusot ko po ang pilit yung isa para makahingi po ng tulong. Pero nung nakatunog po sila na merong cellphone dito, ang sabi po nila ay pag nakita daw po nila ang cellphone, ay sasampal daw po sa mukha namin. Kung sino man daw po ang nagmamay-ari ng cellphone na yon ay isasampal daw po sa pagmumukha ang cellphone. Sabihin nyo kung kami pa-uwi eh. Kung hindi kami magkakontakt ngayon sa pen. Yung daw po yung flight namin pag may nalaman daw po namin cellphone daw po. Pag nagreklamo kami. Nagreklamo po kami. Siguro po, ito na po yung huling pag-ano namin sa paggawa ng video o reklamo hingi po. Hingi ng tulong. Hingi na lang po kami ng tulong. Sana po matulungan nyo po kami. Alam po namin na mahirap po ang hinihingi namin. Pero sana po magawa nyo po kami agad. Solution. Sana po matulungan nyo po kami agad na makaalis dito. Ngayon. Dahil baka po pag nakuha po nila tong cellphone na to, wala na po kaming contact na makahingi ng tulong sa labas. Dahil ito na lang po talaga ang pag-asa namin. Ngayon na lang po. Ang pag-asa namin na makahingi ng tulong sa inyo, sana po ay pansin po kami ng embahada. Yun lang po ang nais po namin na sana po ay makauwi kami sa kanya-kanya naming mga pamilya. Salamat po. Salamat po. Sana po makauwi na kami. Tulungan niyo po kami. Salamat naman kayo. Magkauwi kami. Pag nawalan na po kami ng kontak, ang ibig sabihin po ay nakuha na po nila ang cellphone namin. At baka po isa sa amin ay nasaktan na. Lalo na po ako dahil ako po ang nagmamay-ari ng cellphone na ito. Ang address po namin ay Aldana. Andito po kami sa Aldana office. Ano nga ba yung address? Kunin niyo yung ano? Yung papel. Sinong Aldana? Yung kontrata. Alam niyo, baka may tao. First.
Nandito po kami ngayon sa Aldana Recruitment Office, Dammam Al Mazraya Street, Kingdom of Saudi Arabia. Sa fourth floor tayo. Andito rooftop po kami sa rooftop, sa fourth floor po na ano, Aldana. Magsigawan dito, hindi maririnig. Kahit po kami ay may himatayin po o mamatay po dito, ay hindi po kami maririnig sa baba dahil nasa tuktok po kami at naka double padlock po kami. Sana po matulungan nyo po kami agad-agad. Kami po ay nagsusumamo sa inyo ng tulong dahil hindi po namin alam kung hanggang kailan pa po kami dito. Baka po isa po sa amin ay hindi nyo na po abutang buhay sa sobrang stress. Salamat po. Salamat po. Sana po matulungan niyo po kami. Sana po matulungan niyo po kami. Makauwi kami sa buwan na ito, sir, ma'am.